I've never been so impressed sa mga ganitong klaseng budget na earphone. Hindi mo, katabi mo lang yung sound. Or I've seen a lot of good reviews. Like, pwede siyang gamitin sa mga banda. Start my review, gusto ko lang gawa ng disclaimer na hindi ako pro in reviewing earphones. I'm just looking for a good quality and affordable earphones for a very long time. And I just want to share with you how good this earphone is. So that's why I'm making this. I'm not that familiar with the brand or the earphones itself. So medyo tag-konting research lang ako, like very slight lang. Doon lang ako tumingin sa Shopee nila. I got mine from Gadget. Hunter PH pala. So, tinignan ko lang doon. Hindi ako masyado noon ng review. Sa YouTube, actually, wala nga masyado more on parang sa ibang bansa, yung mga international yung mga review. So, parang sabi ko, sige, sold ako, mura lang siya. Let's try kung medyo hindi naman maganda yung tulong niya or whatever. Mura lang naman siya. So, binili ko siya agad. The next day, parang nag-order ako and then, nag-order ako ng 3 a.m. and then dumating yung earphones na mga 2 p.m. that day lang din. And guys, nag-COD ako, quarantine ngayon, mabilis na yon. And mabilis naman nag-response sa messengers, FB messengers, si Gadget Hunter. So, doon ko siya nabilis sa Shopee, lalagay ko na lang yung link sa description box if in case na-interested kayo. But if COD yung mode of payment mo, meron silang website. I think yung Prime Goods, doon ka mag-book or doon ka mag-order pag gusto mo ng COD. And binayaran ko, Marikina area ko, is additional of 100 pesos. So, this is my KZ-ZST Pro na in-ear headphone with mic siya. So, meron tayong ito, KZ-ZST Pro in-ear headphone with mic, and then meron siyang detachable cord or wire, and then meron siyang dalawang extra earbuds, may user info and warranty card. So, ang price na is 698 pesos. Again, I got it from Gadget Hunter Philippines. Guys, sobrang ganda nitong earphone na to. Yung talaga yung una kong napansin is yung design niya. Again, ang color ng kanyang earphone or earset is purple with color blue siya na design. Meron silang, I think, black one. Actually, marami pang ibang model yung KZ series, but ito lang kasi yung gusto kong design. And pag sinabi mo kasing detachable, ayan guys, natatanggal siya. Like, if in case lang na masira itong wire, pwede mo siyang palitan. Meron silang separate. Pwede kang bumili. Hindi ko na siya matanggal. Pero natatanggal siya. Wait lang. So, ayan. Kita nyo. Natatanggal siya. And then, meron din silang parang gustong-gusto ko talaga yung color niya, like purple and blue. Although, meron pang black version nito. And sa ibang KZ series, may iba-iba pang kulay. Pero ito kasi yung, I think, pinakamalapit sa pink. Ito yung binili ko. So, yung pag-a-attach niya, actually, nung una, medyo nahirapan ako kung paano yung tamang placement ng wires dito sa earphone. Pero, ayan, hindi ko na siya tinatanggal, parang hindi na ako magulo. And yung paglalagay niya, sa una, medyo parang weird. Pero, ayan, nasanay na rin ako. So, ganun ko siya nilalagay. And, kita nyo na nakalagay dito sa taas yung wire. And, ang gusto ko dito kasi, it feels lightweight. Parang, hindi siya ganun ka-pressured sa tinga. And then, maganda yung fit niya. Like, sakto. Ito pa rin yung ginamit kong earbuds. Although, pag medyo maluwag or masikip sa inyo, pwede nyo palitan kasi mayroon siyang kasamang dalawang extra earbud. And, wala siyang pressure sa ears. It feels nice. It feels comfortable and tight when used. Kasi dito, kaya ko siya binili. Kasi meron siyang mic. So, ito yung mic niya. Meron din kasing wire na ganito na walang mic. If in case na ayaw nyo nang may mic, di ba? And then, pwede mo siyang palitan. I think meron silang Bluetooth na wire or cord na alam mo yung nilalagay lang dito. So, kung gusto nyo ng ganun, meron silang ganun. I think it's 300 plus pesos na yun inaay ko. Next kong inaay na bilhin. And then, ayan, if in case masira yung wire niya, pwede kang bumili din ng separate na wire. Again, meron silang ganito na may mic and meron din ganitong wire na walang spring or rose gold siya. And actually, mahaba tong wire na to. Like, medyo nagbuhol-buhol siya. Pero guys, mahaba tong wire na to. I think 1.2 meter siya. Meter ba? Basta parang ganun yung nakasulat kasi 1.2. Mahaba siya. Hindi ko sure kung ano yung ginamit niyang material dun sa wire. Pero ito, medyo parang plastic siya. Pero I think sturdy naman siya. Siyempre dun sa tunog niya, I've never been so impressed sa mga ganitong klaseng budget na earphone. Lalo na nung, ayan, nung na-try ko talaga siya. So, for listening sa mga music, ako kasi
medyo mute ako mag-listen ng music. Kasi parang himay-himay ako mag-listen ng music. Parang gusto ko naririnig ko yung strum ng guitar, ng drums, yung vocal ng kumakanta. So, ganun ko siya pakinggan minsan. So, ganun ako makinig. So, gusto ko talaga naririnig ko yung details ng every sound, every instrument dun sa music na yun. So, itong KZZST Pro, it provided detailed na sound. So, medyo mabase yung sound nito compared dun sa aking ginagamit na earphone, which I really like. And gusto ko yung noise cancellation niya. Kasi talagang rinig na rinig mo yung sound. And then, yung sound surround niya na parang feeling mo, katabi mo lang yung sound or andyan lang sa tabi mo yung sound. Actually, maganda siya if parang 3D yung sound. So, talagang umiikot. Kasi parang katabi mo lang talaga yung sound. Actually, I've seen a lot of good reviews. Actually, after na. After ko na siya ma-purchase, saka ako nagbasa or nanood ng mga reviews and ang daming musicians sa ibang bansa na nagre-recommend itong KZZST kasi parang sabi nila acoustic earphone siya. Like, pwede siyang gamitin sa mga banda, sa mga, yun nga, mga musician, drummers, mga guitarists. So, mas okay to kasi nga, rinig mo talaga yung sound. Like, rinig mo talaga yung instrument. And parang yun nga, may pagka-acoustic yung kanyang sound. Siguro yung hindi ko lang nagustuhan dito, minsan ha, sa sobrang acoustic ng sound niya, nagtutunog lata siya. So, hindi ko alam kung dahil ba sa phone to or sa laptop. So, I tried listening to both. Hindi ko alam kung dahil luma na yung laptop ko na mas maganda yung tunog niya kapag sa phone, mas buo siya ng somehow compared dun sa laptop ko. Although, same year, Spotify din sa phone. Mas maganda yung tunog ng Spotify sa phone ko. So, I'm not sure kung ano ba yun. And then, minsan siguro yung ibang, siguro minsan sa video na din, nagtutunog lata siya. But hindi naman yung sobrang tunog lata. Pero iba lang talaga. Hindi siya yung, sabihin natin na okay yung sound niya, pero hindi mo siya mako-compare sa mga siguro AirPods or mga yung headphones or earphones from iPhone. So, hindi mo siya mako-compare siguro sa ganun. Pero, sobrang iniingatan ko lang siya kasi parang feeling ko nakakatakot siyang ihulog-hulog. So, hindi ko siya ginagamit kapag, ginagamit ko lang siya actually pag nag-edit ako or gusto ko talagang makinig sa music, manood ng videos. Pero, ayoko siyang gamitin sa labas kasi natakot ako na baka mawala siya, mahulog siya or what. So, ayan. Sobrang iniingat ako siya para at least maging worth it naman sana yung 698 pesos na binili ko kasi hindi ko sure kung sirain siya or what. Sana hindi. Pero, guys, I'll give you an update after 6 months siguro kung kamusta na yung buhay nito. Sana tumagal man lang siya. But, ayan, so far, this is the best budget earphone na marirecommend ko. Sana this review nakatulog sa inyo somehow. Again, hindi ako tech reviewer. So, ito lang, i-share ko na sa inyo basic knowledge ko sa experience ko dito sa earphones na to. But if nakatulog sa inyo or bumili kayo, please let me know in the comment box below. And yan, thank you for watching. Sana nakatulog itong video. And see you.